Hello vlog! Welcome to my guys! At eto na nga guys, mga ka-nevermind, maglilinis kami ng EPCU aircon. Ang schedule na to, dito kami sa may pen shop. Ayan, pre-prepare na namin dyan para maglinis. Tapos yan, pinapabakyum ko yung sa may return side kasi may tubig. Kasi pag hindi mo binakyum yan, at nag-spray ka dyan, tataga sa ilalim yan. Kaya kailangan bakyum muna. And then ito, kumuha ako ng suklay. Siyempre, may mga tupi-tupi na pins. Kasi yan yung kailangan natin tuwidin yan. Kung sa buhok sinusuklay. Yan. Pati sa kabila, sa return side, pinapasuklay ko yan. Siyempre, kasama ko yung pangmalakasan kong katrabaho. Si Boss Nonoy. Yan, pinasuklay ko sa kanya yan. Tapos ito na, pero nasisigaw na ako dyan. Buhay! Para paan na rin yung pressure washer. Para yan yung sa may iyan nga pala guys sa may sa may blower side. Pag ako naglilinis ng aircon, inuuna ko yung blower side. Pero tayo mga cleaner ng aircon, depende naman tayo, may kanya-kanya tayong diskarte. Meron sa return side inuuna, ako sa blower side kinuuna. As yan, pinapatay ko na yung pressure washer kasi puno na yung vacuum. Ayun guys, nakita may dumi sa gilid. Tama, mamaya matatanggal yan. Tanggal talaga yan. Tama. Daig pang sinondrox. Yan. Kailangan mapatago sa kabila. Yan. Kailangan yung tubig na yan tatago sa kabila. Pag tumago sa kabila, in case na wala na siyang dumi. Malinis na siya. Tama guys. Pag mas naman mabuti, ayun o. Diba? Tanggal. Siyempre madumi na. 2 months pa lang yan. Ang schedule ng ganyang FCU aircon, 3 months. Pero 2 months pa rin, grabe na ang dumi, diba? Kaya, kailangan tutukan mabuti. Pero hindi ito yung full video kasi sobrang haba. Pero pitul-putul ko na kasi mga videos na ito eh. Sobrang haba pag abutin tayo ng 2 oras siguro. Kung tuloy-tuloy ang video. Yan, inuna ko yung blower side. Tapos, ininix namin yung return side. Yan. Kaya nga pala guys yan, meron diyang plywood na nakasalod kasi yung talsik ng tubig. Kasi kung walang sasalod na plywood, yung talsik ng tubig, didiretso sa flooring. Ay sa ano, sa kesame, ay mababasa yung ano, kesame. Tapos yung hose na kulay green na yan, yan yung nakadukusong sa vacuum sa baba. Para habang umaandar yung pressure washer, yung vacuum umaandar din, humihigop ng tubig. Para yung bullion ng tubig, hindi mabigla. Kasi yung drain ng aircon, maliit lang, mahina. Kaya kailangan may backup ng vacuum. Kasi mas marami ang volume ng pressure washer na ibinubog ng tubig kaysa dun sa dumadalo sa kanyang drain. Kaya kailangan may vacuum po na backup. Yan, ganyan yan. Kailangan talaga tagos yan sa kabila para malinis talaga. Ganyan lang po kami maglinis. Hindi ko naman po sinasabi ako ay perfect na maglinis, pero may kanya-kanya po tayong diskarte. Ang mahalaga po, importante. Yan. Kasi yan, ito nga hirap pag walang katok. Tutong ka lang sa mga hanger, hindi yung pinakadelikado. Pag walang katok, mapahirap. Kasi yan, yung kasama ko ng pinatira ko, at pinatira este, ang pangit pakinggan, pina-pressure washer ko. Tapos ako na yung nag-alalay. Check kung may tutulo. Yan, ganyan ginagawa ko si. Kasi baka tumulo sa ilalim, eh kami makabasa ng damit. Ay malaklaking babayaran. Buti sana. Kung hindi babayaran, ay mamaya sa akin ikaltas. Kaya iniingatan din namin na kami makadamage sa ilalim sa mga paninda ng tenant. Kapag kami naglilinis ng aircon. Kaya yung vacuum kailangan, lagi talagang yan, naka-backup. Pinaka-importante yan. Yan. Tingnan ko sa kabila yan guys. Sa may blower side niya. No? Pag ganyan tagos yung tubig at napakalakas, ibig sabihin, malinis yan. Gago, napakalakas ang tagos. Oh. Ang ganda. Talagang Ang ganda. Oh. Malinis talaga yan guys. 100%, 101 pa legit yan. Ito, mamaya makikita nyo yung dumi na natanggal dyan. Yan. Check na lang uli ako dito. Siyempre alalay. Yan, tingin sa ilalim, baka may tulo. Pag may tulo, punta sa mercury. Ayun o.
Ayan yan, oh. Yan. Tapos yung sinabi ko yung kasama ko na yung kulay pula na yan, wag tumuntong kasi sprinkler yan. Hindi naman daw siya nagkapabigat, alalay lang. So, sabi ko okay lang, basta wag lang siya magpabigat. Yan, bali, patapos na yan. Yan guys, oh. Kita niyo yung tubig, grab, ay tubig, este. Yung dumi, oh. Grabe ba? Parang buhangin. Maliit lang na aircon niya, na. Pero yung dumi na natanggal, oh. Yung iba niyan, dumali pa doon sa drain, yung butas sa dulo. Alam ko, hindi dumali yan. Babanlawan ko pa yan guys kasi medyo madumi pa yung pinso. I-spray ako pa ng isa yan. Pare, babanlawan ko pa. Tapos mag-isa loob niyan, di ako na rin i-sprayhan yung filter niya. Ayun o. Para, ano, para yung filter niya malinis din. Importante rin kasi yung filter, kailangan hindi yan barado. Importante rin yan. Kasi pag barado ang filter, mahinang higot ng aircon. Hindi siya lalabig ng ayos. Ayan. Kailangan siya babakimin pa yan. Lahat ng mga parang buha-buhangin na nakikita nyo dyan guys, kailangan niya matanggal ng vacuum. Yan. Dapat niya mag-vacuum lahat yan. Yan. Dapat niya malinis bago niya iwanan. Tapos atrapuhan pa yan. Ganyan ang paglilinis ng FCU aircon. Pero hindi ko sinasabing perfect ako maglinis. Kasi bawat aircon cleaning, bawat HVAC, may kanya-kanya po tayong diskarte sa paglilinis. Kasi ako hindi naman talaga ako HVAC. Wala akong pinag-aralan sa HVAC. Hindi ko alam kung bakit ako napunta sa ganitong trabaho. Bali, experience lang. Siyempre, sa paulit-ulit mong ginagawa, matututo ka na rin. Tapos yung konti natin kaalaman, sishare natin sa ating mga ano, mga bagong nakakasama. Yung ating konting kaalaman. Kasi yung kaalaman, hindi naman natin matadala sa hukay yan eh. Kaya natin i-share sa iba. Yan, kailangan din yan guys. Oh. Kailangan yung vacuumin yan. Kailangan walang tubig yan. Dapat tanggal lahat yan. Mga likabok, bago maiwanan para malinis talaga yung ano, yung aircon. Sakali kung i-check ng mga matataas, makikita nila na malinis yung aircon natin. Malinis yung ating pagkatrabaho. Yan. Yan nga pala guys, yung motor niya na dulo, may plastic na tabon. Garbage sa kasi in case na hindi mo tabunan yung motor niyan, mababasa yan. Mag nabasa yan, magtitrip, ano yan, masusunog. Pag nasunog yan, wala na, sira na aircon. Kaya kailangan talaga, tawag ka mag-release niyan, be safe. Yung motor, kung may mababasa, capacitor, lahat. Kasi inang-ingat-ingatan mo yung mabasa mo yung capacitor sa yung motor. Kasi pag nabasa yun, susunog yan. Sisira yan. Yan, vacuum lahat yan. Lahat ng alikabok yan, vacuum. Ayun o. Iwan na natin yan guys, malinis. Baka nga hindi na tumakilala nung ano eh. Pag tinignan, asan yung aircon? Aircon pa ba yan? Masabihin nila. Joke lang guys. Ayun na. Ayun, nahigot yung plastic. Ayun o. Yan nga pala yung itinabon ko dun sa motor. Para hindi mabasa yung motor. Patapos na yan guys. Tapos na kaya binabakin man na patapos na yan. Bali, hindi ko nakuhaan ng full video. Kasi kung kukuha ko ng full video, kung ipupuno ko yan, eh abutin ng 2 oras yan. Liit lang na aircon yan guys. Porta na lang yan. 3TR lang na aircon yan. Pero, grabe yung dumi sa kain tubig na naubos. Ayan o, nasa ibabo kami guys ng Kisame. Pinakadelikadong area. Punasan pa yung mga blower. Punasan ng trapo yan. May alikabok yan eh. Kailangan talaga natrapuhan yan. Kailangan malinis. Yan guys. Ganyan po kahirap maglinis ng aircon ng FCU sa mga tenant. Akala nila madali lang. Kasi sabi nila aircon lang yan. Maliit lang yan. Oo, maliit nga lang ganyan. Pero yung tubig na inuubos niya pag madumi. Madami. Tapos ang pinakamahirap dyan, yung mga wear sa taas ng Kisame Live. Yan, isa rin yan delikado. Kasi one time na ako na kuryente. Buti na lang, hindi ko pa oras. Tapos, ingatan din yan yung matapakan mo yung Kisame, mabutas, malaglag ka sa ilalim, or tumagas yung tubig. Pag tumagas yung tubig, delikado rin yun kasi mababasa yung paninda ng mga tenant. Isa rin yun. Kasi macha-charge tayo dyan. Pag tayo naka-damage kung tawagin ba.
Yan, malinis na malinis siya. Puting-puti, oh. Parang hita ni Sun Ronara Roses. Ah, bulol na ako. Rosana Roses. Diba? Napalinis. Siyempre, punas-punas natin ng konting gilid para maputi. Pero pagbalik tayo mo dyan, malikabok na uli yan. Kasi yung itaas ng kisame, yan loob niyan. Yan ang pinakamalikabok. Ayan na. Dapa-dapa. Yan. Bye-bye, guys.